Mga kapuso, ang desisyon ng International Tribunal na pumanig sa Pilipinas, pabor din kaya sa ating mga karating bansa? At ano naman kaya ang magiging epekto nito sa relasyon ng Pilipinas sa China, sa Amerika, at maging sa ASEAN community? At para sagutin po ito, makakapanayam natin ngayong umaga si Professor Roland Simbulan ng UP Manila. Magandang umaga po, Professor Simbulan. Magandang umaga, Carol. Kayo po ay nagtuturo ng Philippine Foreign Policy sa UP Manila. Sa tingin nyo, ito pong desisyon ng International Arbitral Tribunal na pumapabor sa Pilipinas, do you consider this a real victory? May iba pong nagsasabi na wala naman yan, empty victory lang yan kasi hindi naman aatras ang China doon sa mga nireclaim na nilang mga lugar. Well, itong naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration on UNCLOS, actually, isang landmark, may tuturing na hindi lang historic decision ito, but a landmark decision because, applying what was agreed upon, no, dun sa international treaty on the law of the sea, you now have a specific case, no, that was filed before the arbitration tribunal, no, where they were asked to decide based on the rules. Kasi ang sinet ng International Treaty on the Law of the Sea, talagang, or it lost, no? Yung rules dito, we have a rules-based situation. Kasi dati-dati, nung wala pa yan, parang kanya-kanyang agawan. So ngayon may rules na? Ngayon may rules na, lalo na sa pag-set ng tinatawag na EEZ, Exclusive Economic Zone, at saka yung Extended Continental Shelf, no? And in our case, yung dispute natin with China, very clear kasi dahil napakalayo ng China, no? So even kung i-apply yung EEZ, malayong-malayo doon sa kine-claim nila. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga dito na nag-set din ng ikang standard, no? Dito sa mga future disputes katulad nito, yung pag-demolish, no? Ng claim ng China using the so-called assertion na niya, sinasabi niyang 9-line claim, no, where almost practically 90% of the entire China Sea, correct, no, would be considered theirs, no, or covered under their under their jurisdiction, and pati yung marine resources kasi kini-claim niya. Well, siguro yun din ang isang basis dahil ang pangalan daw South China Sea, but Pero it's for many it's a ridiculous claim kasi yung Indian Ocean, halimbawa, India cannot claim the entire Indian Ocean, or yung Gulf of Mexico. Mexico cannot claim it for themselves just because it was named that way. Correct. So precisely yung UNCLOS set the parameters, no, the rules. Kaya ngayon yung sa international law. And now they have rules, a real case study in the Philippines, in the Philippine case. Yes, and in this situation, both parties are signatories, the Philippines and China, no? Are parties. So and hindi lang tayo both members of the United Nations with China and the Philippines, pero parehong nag-sign nung International Convention on the Law of the Sea. No? So tama po ba, in layman's terms, ibig sabihin, ang China ay pumirma dito sa rules na ito, naniwala sila na tama ito, tas ngayon na may kaso, biglang hindi sila papanig. Yun nga eh. Signatory sila. Signatory sila. No? So, dahil signatory sila, and precisely, kaya nga itinatag itong PCA, no? Correct. Permanent Court on Arbitration of the Law of the Sea, precisely to decide or settle these kinds of disputes. Kasi nare-recognize nung nagkaroon ng deliberations in preparation for this UNCLOS, right, as they call it, na-recognize na marami kasing mga bansa, lalo na yung archipelagic countries, no, na magkakalapit, na may overlapping, you know, EEZs or ganon sa kanilang marine resources, no? Mm-hmm. In fact, the situation is very much true with our southern neighbors like Indonesia and Malaysia. Right, Ano kung apply yan, may overlapping. Pero sa case ng China, dapat hindi eh. Kasi layo eh. Ang layo-layo nila, no? Now, sir, sinabi niyo po na ito, meron ng rules, meron ng
case study, meron ng case na napanalo ang Pilipinas. So, kumbaga, talagang meron ng basihan talaga ang Pilipinas for its claim dyan sa mga pinag-aagawang isla. Paano ngayon makakaapekto itong desisyon na ito sa relasyon natin with our neighboring countries, in at least in Southeast Asia, na meron ding claims dito sa mga pinag-aagawang isla na ito? Sabi ni dating Pangulong Aquino, this is a victory not only for the Philippines but also for our neighboring countries dahil sa magkakaroon na talaga ngayon ng freedom of navigation. Yes, totoo yun. Kasi itong tagumpay na ito ay naipanalo natin, no, sa ating suit na final natin ay isa ring victory, no, sa other countries na merong similar maritime disputes, no? Can they use this to file China a case against China too? Kung tutuusin, they do not have to file anymore, eh. Kasi maraming binalbawa yung kasi basis ng China fundamentally yung kanilang sinasabi 9-line, right, no? Right. Yun ang basis ng historic ano daw yon according to them. But as I said, it's almost ridiculous. It's unilateral. Nobody believes it. So kung i-apply itong decision on similar cases, no, lalo na in relation to the 9-line, resolved na yon. They do not have to file a separate case. No. Now the harder work begins kasi yung pagkatapos nito, how to enforce it. Correct. Through diplomacy, no, on our part. And para sa akin, I think this is like a balancing act. Mm. No. Kasi on one hand, no, with the EDCA, because of EDCA on one hand, we have allowed our entire territory to be like an American aircraft carrier, no, which to some extent threatens China. But dahil para sa akin, kaya sila nagtayo nung artificial island, no, dyan sa Mischief Reef, no, is precisely to counter, I think, something like the EDCA, because they're afraid of American submarines and the dominance in the past and even the present of the United States Navy, no, in the entire Pacific, not just South China Sea area. So ano sa tingin niyo yung magiging implikasyon nitong pagkapanalo ng Pilipinas in the International Arbitral Tribunal sa magiging aksyon ng Amerika? Alam naman natin na may tensyon ngayon ng Amerika at ang China at ang relasyon nito sa Pilipinas kasi tayo na iibig sa gitna niyan. Big superpower, military power ang China, ang US. China is now also an emerging regional military power, no, in the Asia Pacific. I think dapat maingat tayo dito kasi sa pagbabalanse dito sa dalawa, no, dalawang big powers, kasi kung merong conflict itong dalawa, tayo hindi pawn ng bawat power na ito. So I think sa enforcement ng desisyon na ito, wag nating hayaan ang Estados Unidos, ang US, na siya ang mag-militarily enforce dito. Kasi ang US, yung clout niya sa military na lang, eh. No? Yung kanyang economic power has declined, especially in the Asia-Pacific region and other regions of the world. It now banks on its military power. Ngayon, ang ironic pa dito, yung US refused to sign the UNCLOS, no? And yet, parang siya pa ang desididong makisawsaw, ika nga, dito sa issue, itong issue nito sa South China Sea. When it did not even recognize or sign the UNCLOS, unlike China and the Philippines. So no? Dapat maingat tayo sa mga susunod na hakbang. Dapat tayo. Kalmado pa rin and with the restraint nga. Yes, because I mean, ito, sa nakikita ko, being a social scientist, no? And if we go back to a little bit to world history, no, yung source of conflicts, halimbawa yung tinatawag na Peloponnesian War, no, between Sparta and Athens, no, whenever there is an emerging power, no, that will alter the status quo, it is always wrought with danger, no, especially when these two are global military powers like United States and China, which is an emerging power, trying to
balance the regional equation in their favor, especially sa South China Sea. Kasi, you know, sa South China Sea, or the part of China, mga 80% of their imports, no, energy imports, pass through this area. And I think from their perspective, they do not want this to be, you know, held hostage by the U.S. Navy. No, yung kanilang ano. They also want some level of control. Yun ang pananaw nila. Right. Pero at our expense, yun ang problema. So I think we should maximize the full potential of diplomacy, no, in enlarging our relations with all the countries here involved, no, ASEAN, no, our ASEAN partners, China and the United States and Japan. Do you see China backing out or kumbaga magpo-pull out from? Well, on one hand, China has in a sense lost face here, no, in this ano, kasi ang naging kalaban niya dito ang Pilipinas na tinuturing niyang maliit na bansa na neighbor niya. But on one hand, I think wag nating ipamukha ito sa kanila. I agree with the former Secretary of Foreign Affairs Del Rosario that we should be magnanimous about this victory. Because whether we like it or not, China is here permanently as our neighbor. Correct. And soon, no, in a few years, they predict it will be the number one economic power in the world. But at least now, tama po ba yung view that at least now when we do bilateral talks with them or negotiations with them, mas may leverage na tayo. Mas may karapatan na tayong mag-demand because pinaburan na tayo ng buong mundo. Yes, lalo na ang China kasi being an international player, no, an important international player and a permanent member of the UN Security Council, wants to gain the respect of the world, no? So para mag-gain yung respect of the world, it must show that it leads by example in following a rules-based international world order. Kasi itong decision na ito, magiging bahagi ng international That's law right. ito. It will be in the books, no? Yun nga, kapag ang China will resist this decision, parang siya magiging international outlaw. I don't want to use those harsh words, no? But parang ganun ang lalabas. Kasi karamihan ng mga bansa ng mundo, no, nagpirma dito sa convention precisely to settle these disputes peacefully kung merong ganitong dispute. Ngayon, tulad nung nabanggit ko kanina, huwag natin papasukin yung mga other military powers dito na hindi naman ano. No? Kasi lalo na Pilipinas ngayon, with EDCA kasi, we have allowed US forces here para tayong isang malaking aircraft carrier for the United States. And should there be a conflict between these two big powers, tayo, magiging epicenter tayo, battlefield. No? Okay. Na within reach of China kasi ano eh napakalapit natin, no? And yun ang magiging problema para magiging shield tayo for US forces here in this part of the world, no? Pero yung America so, diplomasya ang dapat naman I think diplomasya and I think with the stature that we have gained, i-maximize natin yung gains from the US, from Japan, other countries, no? And including China. Para everything will be to our advantage. Kasi ganun talaga ang diplomacy eh. It's a balancing act in a sense, no? Right. That's why we have diplomats, no? Okay. And with that, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Yeah, welcome. Professor Roland Simbulan po ng UP Manila. Salamat, sir. Yeah. Thank you po. Okay.